People's Initiative kontra sa pork barrel at DAP. Yan naman ang mungkahi ngayon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. At para gumulong ang proseso na yan, may higit 5 milyong pirma lang ang kailangan. Nakatutok si Cara David. Kung may katumbas na pirma ang lahat ng dumalo sa Million People March, posibleng magtagumpay ang taong bayan at tanggalin ang pork barrel. Ito ang paniniwala ni retired Chief Justice Renato Puno. Hinimok ni Puno ang mga organizer ng Million People March na bukod sa protesta at marcha, dapat ituon nila ang pansin sa paggamit ng People's Initiative para maabolish ang PDAF at DAP. Sa ilalim ng RA 6735, may kapangyarihan ng taong bayan na magpasa ng isang batas kahit na walang partisipasyon ng Kongreso o Senado. Ani Puno, walang mangyayari kung aasa lang sa mga mambabatas na alisin ang PDAF. Kaya, tao na daw ang dapat kumilos at lumikha ng batas. You cannot expect them to pass legislations that will be contrary to their selfish interest. Na wala na yung moral authority nila to enact this kind of a law. Para magtagumpay ang People's Initiative, dapat makalikom ng sapat na pirma na sumasang-ayon sa panukalang batas. Kailangan makakuha ng 10% ng lahat ng registered voters sa bansa. Ibig sabihin, sa mahigit 52 million na bilang ng mga rehistradong botante sa ngayon, kakailanganin ng mahigit 5 milyong pirma at dapat pumirma ang hindi bababa sa 3% ng mga botante sa bawat legislative district. Susuriin ng COMELEC ang bawat pirma at saka ilalathala sa pahayagan ng panukalang batas. Pagkatapos, magtatakda ang COMELEC ng araw ng referendum at saka ito pagbobotohan ng taong bayan. But magkaroon naman ng specific focus kung ano ang dapat maging solusyon dito sa problema na ito. Minsan ang sinubukan ng People's Initiative noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa pag-amyenda ng saligang batas. Pero hindi ito nakalikom ng sapat na pirma. Paniwala ni Puno, kung magkakaisa ang mga tao na gumawa ng batas para i-abolish ang PDAF at DAP, mapapatunayang buhay pa ang demokrasya sa Pilipinas. Hindi lang Kongreso ang may karapatang magpanukala ng batas. Kung hindi ang taong bayan mismo ay may karapatan na magpanukala ng batas. Kung sa palagay nila, ang ating Kongreso ay hindi ginagawa ang kanilang katungkulan. Cara David, Nakatutok, 24 oras.